Hello po, welcome dito sa akin channel WTV, ito si Bert. At ngayon po, akong tip tungkol po sa nutrient solution. Share ko po dito yung formula po. Ginagamit ko ngayon na nutrient solution sa aking hydroponics. Ako saan po ay maganda at tiyak na magugustuhan mo rin ito. So, tapusin lang po ang video ito kasi nasa bandang huli po ang aking list sa formula ito. At kung nagustuhan niyo po, pwede rin i-share ninyo po para malaman din ang inyong mga kaibigan ang formula ito po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin channel, ayan po, subscribe po kayo at huwag kalimutan pindutin yung notification bell upang ma-update po kayo sa susunod pong mga video. Share rin po ang aking channel na ito sa aking mga experience. Kung minsan po ay yung tama, ayun. Kung minsan po yung mga mali din at saka yung mga magaganda rin. Okay, sige po. Panoorin niyo itong video ito po. Ito, yung aking tip at saka yung nutrient solution formula. Tara! Ito na yung itunla ko ng December 30. Ngayon ay January 31. So ito ay 31 or 32 days na. Dahil may 31 na pizza ang December. Maroon ba tayong hihintay dito na ilang araw, mga 2 weeks pa bago ito ma-harvest. So, laki na to. Ayan. So kapag hintay natin ang 2 weeks or 14 days, ito ay lalaki na po talaga. Mas medyo pinakamalaki sa lahat ito. Malaki naman ito. Mas lahat naman malaki talaga. Ayan. Okay. Ito ay lulyo bayanda na barete. Yan na po sila. Ito po ay bagong NPK na aking DIY. Maganda po ang NPK na ito. Medyo mas mahal lang ng konti ng dati. Pero ang ganda po nito kasi hindi na po talaga kailangan ng pH down, pH up, automatic po. Na kapag magtimpla tayo nito, ay automatic na 6.0 yung pH level. Yan, nagandahan po ako nito kasi doon sa level po ng NPK na to ay mayroon ng sulfur, magnesium sulfate at calcium nitrate po. Mayroon ng kasama doon sa NPK ito. Medyo mahal lang ng konti pero ang kagandahan po ay no need na talaga ng pH down o pH up. Automatic po na nutrient solution ay nasa 6.0. So hindi na po ako gumagamit ng pH down, ang pH up dito. Yung aking reservoir po ay akin lang tinitingnan kapag mag-evaporate. Kung minsan tumataas yung ppm, dagdagan ko lang ng tubig po. Okay, kapag maragdaga ng tubig, ganun din yung pH level. Automatic na nasa 6.0. Yung dito po, nilagay ko dyan si lalim. Ang galing si Babaw. Kasi po itong aking bagong seedlings po ay, yan o, nag-ligi. Galing siya, sila dyan si lalim, dalawang araw. At ligi na po ito dati sa seedling tree. Kasi po, dalawang araw na walang masyadong init. So, nagligi sila. So, nung i-transplant ko po, dito ko sila lang nilagay. Lalong nagligi sila. Kaya, dito ko na sila si Babaw inilagay. At yung dito ay nasa dalim na po. Yan sila. Okay, tatlong punlaan po kasi ito. Ito yung nauna. At pangalawa yung nandito. At ito ay pangatlo. Ta 1 week po ang pagitan nila sa aking pagpunla. So, ito ay noong 30 ng December. Yan po dyan ay noong Pizza City ng January. Ito naman ay noong pizza 14 po. Yan po kapit dito sa aking hydroponic farming. Hindi pa dumating yung hinihintay ko na idha. Simple element. Hopefully this week dumating na ito, haluan ko ito.
Mayroon pang ilang araw po na pwede itong makahabol na mayroong idha. Okay? So, ito po. Maraming salamat sa panood and God bless. Bye-bye po.